Hey guys, welcome back to my channel. So in this video, pag-uusapan natin ang do's and don'ts when taking glutathione supplements. So usong-uso guys dito sa Pilipinas ang glutathione, lalo na sa generation natin ngayon. Madaming klase ng glutathione guys, merong in a capsule form, merong mga powder drink, meron din IV or yung intravenous injection. Pero ang commonly used talaga guys is yung mga supplements. So before tayo mamili ng glutathione brand na gusto natin i-take or para sa atin, alamin muna natin yung mga dapat nating gawin at yung mga dapat nating iwasan pag magte-take tayo ng mga glutathione supplements. So disclaimer ko lang guys, yung mga don'ts na sasabihin ko, ang ibig ko lang sabihin dito guys, hindi porket ginagawa niyo yung mga don'ts na yun eh hindi na kayo pwedeng uminom ng glutathione. Ang ibig lang natin sabihin sa mga don'ts na to is dapat nating iwasan or i-prevent para maging effective yung pag-inom natin ng glutathione. Kasi na-misinterpret ako doon sa do's and don'ts ko sa collagen. Ginagawa daw nila yung mga don'ts, so hindi daw sila pwedeng uminom ng glutathione. So first na dapat nating iwasan guys, ay yung pag-inom ng alcohol. So sa mga alcoholic dyan guys, and gusto nyong maging fresh tayo, tignan, mas maputi tayo, and mas younger looking ang skin natin, mas youthful, dapat natin iwasan ang alcohol guys. Pero kung hindi talaga natin maiwasan, naman occasionally, pero yung madalas kayong umiinom na wala lang, malamig, tanggalin na natin yung habit natin na yan kasi hindi siya nakakatulong sa ating holistic health and sa physical appearance natin. Kung gusto natin mas gumanda tayo, mas maging presentable yung itsura natin. So, hindi lang kayo makaka-benefit sa kutis natin, pati na rin sa ating health, lalong-lalo na sa liver natin. So, pangalawang dapat iwasan guys ay any drinks na may caffeine. Siyempre, mga coffee, soft drinks, kahit anong may caffeine guys. Kung hindi talaga natin maiwasan talagang coffee lover tayo or hindi tayo makapag-exist or hindi talaga tayo maging productive sa araw natin, nasanay na talaga tayo na nagko-coffee tayo and gusto natin pumute or mag-glutathione, i-limit na lang natin or bawasan natin yung intake natin ng kape. So kung dati twice a day kayo nagkakape, pwedeng bawasan natin na once a day na lang, sa morning na lang. And sa mga mahilig din mag-soft drinks, try natin na tubig na lang talaga. And yung caffeine kasi guys, kapag-produce talaga to ng levels ng glutathione sa katawan. So third na dapat nating iwasan ay huwag tayong kumain ng mga processed foods kasi meron yan mga additives or ibang chemicals na kapag-reduce din ng effectiveness ng mga glutathione supplements. Isa sa mga pro tip ko is maging healthy tayo sa food intake natin, sa sleep natin. So, mas okay na mag-opt na lang tayo sa mga vegetables, mga fruits, mga chicken, ganyan. So, any canned goods or yung mga frozen food na as in parang mga pre-packed na mga pagkain. Like, kunyari yung mga mixed veggies na nakapack or yung mga fruits guys na naka-cut na, naka-slice na and ipapack nila sa mga groceries. Iwasan natin yung mga ganun guys. Mas okay na bumili na lang tayo ng mga fresh na fruits tapos tayo yung mag-slice, diba? Huwag tayong tamad. Ayun yung isa pang don'ts. Huwag tayong tamad pag magtitake tayo ng glutathione. Fourth na i-prevent natin guys is yung smoking. Mapaikaw man yung smoker or secondhand smoking pa yan guys, iwasan natin. Mas harmful pa nga yung secondhand eh. Kung saan na-deplete yung levels ng glutathione natin, pati na rin yung collagen guys, kasama rin tong smoking tsaka yung alcohol. Kung gusto natin pumuti, at kahit yung vaping guys, wala pa naman talagang matibay na study ang vaping kung i-compare natin sa mga cigarettes. Wala namang food na bawal talaga pag nagtitake ka ng glutathione supplement. Pero talagang kailangan lang natin iwasan na kumain ng number 5 na iiwasan natin. Yung mga unhealthy fats, lechon, lechon kawali, crispy pata, yan yung mga masasarap yung charong bulaklak. And mga high in sugar guys, super dami mo mag white rice or sweet tooth ka, lagi dapat may dessert, may isang cake or ice cream after kumain. And yung mga high in preservatives guys, yung mga fast food, grabe. Kung gusto natin masulit yung pera na pinabibili natin sa mga glutathione or collagen supplements, iwasan natin yung mga food na yan. Kasi at risk na nga yung overall health mo plus level of glutathione sa katawan natin. Pag-usapan naman natin yung mga do's or yung mga dapat natin gawin kapag nagtitake tayo ng glutathione. So first one guys is
take vitamin C. Kasi yung vitamin C, ang laking help talaga nito kapag umiinom kayo ng collagen and glutathione. Kasi nakakatulong ang vitamin C for faster absorption. And also guys, yung vitamin C, nakakapag-lighten talaga siya ng skin. Kahit hindi ka umiinom ng mga whitening supplements, pag vitamin C yung iniinom mo daily and tama yung dosage mo, nakakatulong siya sa immune system. Plus, nakaputi din siya ng balat. Second na dapat nating gawin kapag umiinom tayo ng glutathione is yung healthy food intake natin, guys. Bantayan natin. Kailangan mga fresh na fruits, vegetables, mga healthy fat, whole grains, lean protein. Dahil guys, nakakapag-produce tong mga pagkain na to ng natural glutathione sa katawan natin. So, na-help natin yung glutathione supplement na ma-absorb ng maayos ng katawan natin. Plus, nakakapag-produce pa tayo ng glutathione na natural. So, third guys, kahit hindi ka umiinom talaga ng beauty supplement, talagang kailangan natin mag-sunscreen. Wear your sunscreen guys. And dapat hindi bababa sa SPF 15. So, madami na dyan guys nagkalat ng mga sunscreen na brands, mapa-local or international brands. So, kailangan natin mag-sunscreen sa face and syempre sa katawan na din natin. Guys, dati face lang yung nilagyan ko na sunscreen. Eh ngayon, since ang ozone layer natin talagang palala na siya ng palala, panipis na siya ng panipis. So, naglalagay na rin talaga ako ng sunscreen sa katawan ko. Super mahapdi na sa balat yung araw. Iba na yung araw ngayon kesa dati nung high school ako, kahit di ako magpayo. So, fourth na dapat natin gawin, guys, is consult your doctors. So, lalo na guys sa mga may underlying health conditions or mga pregnant or lactating moms na gusto nyong mag-glutathione. Kasi syempre, ang glutathione ay hindi lang siya pang paganda, meron din detoxification and health benefits. Kasi may tamang dosage guys kung may goal ka talaga na gusto mong i-hit. Like for example, in 3 months, gusto ko ganito na kaputi. So, mas better talaga kung may kausap kayo na mga professionals. Sa mga may sakit din, syempre, baka yung glutathione na napili nyo, makontradict yung mga daily supplements nyo or yung mga medicines nyo sa sakit nyo. Pero para naman sa mga katulad ko lang na gusto ko lang ma-maintain yung skin ko or gusto kong pumuti ng onte, hindi naman yung malapapel, ganyan, or hindi naman ako nagmamadali pumuti, sa mga kagaya ko guys, okay lang na sundin natin yung dosage na recommended dun sa packaging brand na napili natin glutathione. So, tatanungin nyo ako guys kung anong brand ng glutathione ang ma-recommend ko. Ayan mismo. Guys, ito yung Necothione 9-in-1 Glutathione by Kat Melendez. Ang maganda sa glutathione na to ay hindi lang siya basta pang whiten ng skin. Kasi meron din siyang ibang benefits since 9-in-1 nga siya. So, ito guys, meron siyang L-cysteine. So, plus yun for me. So, meron din siyang collagen peptide, centella asiatica, beta-glucan, vitamin B3, curcumin, carotenoids, and hyaluronic acid. So guys, hindi lang siya basta talaga para sa skin natin. Meron din siyang mga health benefits. And guys, ang lakas nito makapag-detoxify ng katawan. Kasi yung mga glutathione guys, hindi lang siya for whitening talaga. Nakapagpa-detox din talaga siya. So, asahan nyo may pagpupo dito. Pero hindi naman diarrhea levels guys. Pero para sa mga constipated, nagiging regular yung bowel movement nyo. Nilalabas niya yung mga toxins sa katawan natin. So, super love ko tong Necothione guys. And guys, as I've said, kailangan natin ng vitamin C kasabay ng collagen or glutathione supplement para sa faster absorption. Yung mare-recommend ko guys, yung Neco-C, 15-in-1 naman siya guys. So, hindi lang siya basta-basta ang vitamin C kasi may benefits din siya sa rosy glow ng skin for immune support and stress relief. Ito guys, ang lakas nito maka-antok. Kasi guys, meron siyang melatonin and magnesium. Yung mga ingredients na nakakapagpa-antok talaga sa atin. So, ang ganda ng sleep ko dito guys. So, ito sa bowel movement, kasi since constipated ako, ang ganda ng bowel movement ko dito. Dito naman, ang ganda ng sleep ko guys. And syempre, ang ganda ng skin ko. Kung makikita nyo naman guys, walang filter yan. So, parehas to guys, made in Japan. Ito, 550 pesos siya guys, isang bottle. Meron na siyang 60 capsules. Ito naman guys, 250 pesos lang. And meron na siyang 30 capsules. So, parehas silang 500 mg. So, kailangan natin sila i-take sa morning, isa sa night. Yung mga 15 ingredients na guys ay vitamin C rose hips, sodium ascorbate, acerola cherry, hydrolyzed collagen, melatonin, vitamin B1, B2, B6, B12, calcium,
curcumin, quercetin, inositol, lycopene, and magnesium. So guys, ang hinahanap ko din sa vitamin C is yung sodium ascorbate since acidic ako. Kasi guys, pag ang vitamin C nyo is ascorbic acid, masakit siya sa tiyan. Sinisikmura talaga ako dun. So sodium ascorbate, ito hindi to harmful sa mga acidic dyan guys. So kahit di kayo nagaganto guys, di kayo nag-glutathione or necothione, pwede kayong uminom nitong Necosi since vitamin C lang naman siya. So ito guys, kahit once a day lang siya ha. Ito yung twice a day. And nirecommend ko guys na inumin nyo siya 30 minutes before breakfast or 2 to 3 hours after dinner or before bedtime. Kasi syempre hindi naman natin gusto na maghalo-halo yung supplement lang kasama ng mga kinain natin. Hindi siya masyadong ma-absorb guys. So, mas okay talaga na 30 minutes before meal or 2 to 3 hours after meal. So guys, ingat tayo sa mga fake. Kaya kung gusto nyo mag-purchase na itong Necothion and Necosi, available siya sa Shopee ko. Ililink ko na lang sa description box below. Kung wala sa Shopee ko guys, meron pa akong isang link dyan below. Legit distributor din nitong Necothion. Kung di nyo maiwasan talaga yung smoking, yung alcohol, yung pagiging unhealthy sa pagkain, mas kailangan natin uminom ng mga gantong supplement para maka-help sa health and sa skin natin. Pero guys, as much as possible, talagang kailangan natin iwasan yung mga yun. Magpaka-healthy na lang para hindi masayang guys yung mga pinangbibili natin sa mga beauty supplements and sa mga skincare natin kasi baliwala yan lahat kung unhealthy naman yung living natin. Yun lang guys, if you have any questions or suggestions na gusto nyo i-review natin, just comment down below. Thank you so much guys for watching and I'll see you on the next videos. Bye!